go, let's have a review. Pwede naka-prone lang siya, nakadapa lang siyang ganun, or nakaupo yung pasyente mo, you give him a pillow, tapos nakaganun siya. But what is important is your patient is very comfortable and you have access to the cart. Okay. Now, for example, I chose that my patient will be sitting, tapos nakaganun na siya sa pillow. So, later on, I will just prepare him for that, no? Anyway, mag-interview na. So, po kayo sa clinic kasi may sakit po kayo sa cart. Then, hey, the So, naalala na natin doon sa pain scales. Remember that you have a basis also for treatment. Sige po, kuya. Kunwari po, 0 to 10. I-range po natin yung sakit na nararamdaman nyo. Nasaan po siya ngayon? 5 or 6. Okay. So, kuya, ang gagawin po kasi natin, maglalagay tayo ng hot pack para po natin matulungan yung pagkabawas po nung nararamdaman yung sakit. Okay? So, pagkatapos nun, nalaman nyo na na ito pala ang prior to that, alam nyo na pwedeng namigin yung pasyente. Ano pwede nyo pang i-prepare? Towel or linen, for that matter. Huwag nyo naman kumutan hanggang ulo. Kasi may nangyari na lang ganyan. Ako natakot siyang lamigin ng pasyente hanggang dito. Nakaganyan yung pasyente para ka-flashbox. Okay? So, be creative and but don't make the patient funny looking. Okay? So, ang kunya kasi kailangan ko i-check yung situation niya dito. Dito rin po kasi ako mag-a-apply ng hot pack. So, baka rin po mabasa yung damit niya. So, okay lang po sa pagkakas ko yan. Ay, nako! Remember, it's serious. Remember, it's another method to concentrate the temperature in one area. So, kunwari, nag-test ka ng sensation, and you know my necklace, ha? Ano gagawin niya? Bigay niyo na po sa akin, kuya, para may pang-alawan ko. Pahawak. Pwede mo pahawak, siyempre, sa pasyente. Ma'am, may pag may nakita pong an-an sa pwede mo, lalagyan ko na lang po kayo ng tabi. Kung conscious ang pasyente niyo, pagka sa lalaki nakatabi, ayaw nila. So, ang gagawin nyo, tanongin nyo muna siya kung comfortable siya. Pag babae yung pasyente nyo, of course. Masabihin nyo, baka ako naiimita. Ganun, okay? So, pag ganun, prepare na kaagad kayo ng towel. Okay? So, kung sa baba, kung babae man yung pasyente nyo, madali lang yung tuwalya na sa wrap around. But most of the patients na lalaki, pagka nagay nyo na lang ng hot pack, saka na lang sila napapatabi. Okay, not necessarily during your testing. Kasi hindi naman sila nakukonsyos masyado. Okay. So, for example, I'm going to test now the sensation of the patient with the touch, the pain, or the pin, the dull, the sharp, and the temperature itself. Introduce me muna yung modality. So, for example, I have my materials with me. Kasi kuya, kunwari, I have my bottle. Gagawin ko po, i-test ko po muna kung nakakaramdam po na mabuti ito sa likod niyo. Ganito po, kunwari, I have a cotton. Ito po yung gagamitin ko for light touch. Ganito po for pain or the pain. Ganito po for the temperature. Gamit na yung test too. Pag nakita na ng pasyente yung modality na ginagamit nyo and the sensation that you are expecting him or her to feel, tsaka nyo siya introduce sa likod. Okay? Tapos alam nyo na yun. Kunwari, ang problema sa kanya, buong back. Saan nga yun yung unaffected part na pwede nyo i-compare? Sa? Pwede sa lower back. Okay? Pero kunwari, ito lang, left side lang. Then i-compare nyo sa right side. Okay? In the same manner, if you have a patient with severe low back pain, kung both sides, i-compare nyo sa taas. Okay? Malinaw yun? Okay. After nyo nag-test yun, sabi nyo, kung piso po dito sa normal po, magkano po ba na nararamdaman natin sa kabila? Okay? Kung sinabi niya 50, ano ibig sabihin na? Can you still proceed? No. Kung sinabi niya 50, pwede niyo i-check ulit. Sigurado po ba kayo? Or mamaya, i-check niyo ulit. Pagka nag-play around lang siya sa 70 to 100 or 80, 90, ganyan. Then, precaution lang na hindi siguro rela-
or completely the same, but you can still proceed. Pag bumaba ka na sa 40, then you can ask your supervisor na, ma'am, baka ang suggestion ko po, i-defer na lang po natin. Or extra layer of toweling na lang po tayo kasi delikado po yung sensation niya. Hindi po reliable. Okay? So it's okay to talk with your supervisors for that. Okay. At ito na rin, na-check na natin. Kuya, kailangan ko sana ng patanggal ko sa inyo kung baka mo mag-inig. Okay lang ba? The white one, makita nyo, dito sa envelope nyo siya ilalagay. Okay? So, pwede na pagkalagay nyo dyan, buksan nyo siya ng konti. Okay? Maganyan. Now, when you are going to transfer the hot pack to the cherry cloth, make sure minimize ang dripping ng water. And it will be part of the checklist also that you find in your practical. Pwede yung pa-drip nyo lang, konti na. Tapos, after that, remember, meron siyang ears, tinatawag na ears ng hot pack. Since yung ears na yan napapadin sa tubig, you have to fold them. Okay? Bakit kailangan ng ears? Kasi dun yung siya talaga hawakan. Since nakapasok din siya, fold the ear so that kung may nag-drip na water, doon rin siya pupunta sa loob. Okay? Hindi pupunta sa patente. Okay. So, pwede na tayo. At ganyan siya. So, knowing na, for example, sabi natin, 3 layers na to, what you can do, maraming style dyan. Pwede magdalawang layer ka na dito, nakasupi na yung towel mo, and then, gantuhin mo na siya. Okay? So, meron ka ng 3 layers dito, plus 2 layers, may 5 layers siya. Tapos, pwede maglagay ka na lang ng isang layer of towel sa pasyente mo. Or if you want, sa iba na gusto nila, mas pulido ang pagkakabalon, isa-isa yan. Parang Arlene, dito. Ginagawa nila, isa-isa nila binabalon. Okay? Oo. Kasi ang gusto naman nila, mas balot na balot. Okay? So, binangin natin, ha? Meron siyang 3, 4, 5, 6. Naka-6 na tayo. Okay? So, ganyan. So, for example, I now chose that the patient be comfortable sa ganitong position. Sabihin ko, oh, kuya. Yung pasyente na, tapos yung part ng back exposed. Pwede magkasakit yung pasyente na, makikipakayo. Diba? So, oh, kuya, kasi nalagay ko po dito lang. Diba? Comfortable lang na ba kayo nakaupo? Nakasimple na po kayo sa unan? Akin na po. Ayaw mo yata. Okay. So, for example, nakaganyan yung pasyente mo. Now, with this pack, ay, nagparasig. Meron siyang parasig. Meron na siyang parasig. Meron siyang hot pack. Pwede siyang ganyan. Pwede siyang ganyan. Papunta sa lower back. Or pwede siyang nakaganito kung gusto niyo medyo upper back. And then, kaya siya may velcro, upukan mo na ulit. Kasi, pwede mo siyang iikot. But for some patients, they feel claustrophobic for that. Okay? So, anong gagawin mo? Paano may si-secure? Ganun sa iba. Anong gagawin mo? Sige, kunarin, patente. So, check nyo ako. Kasi maaaring nakabalot, pero yung kabila yung nalalagay. Maraming nangyari ganun sa practical. Kasi yung kabila. Okay? Yung walang hot pack, diba? So, dapat andito yung sa hot pack. 3, 4, 5, 6. Maraming nalilito kasi, ang nilalagay nila, yung kabilang side na covering lang. Hindi dun sa hot pack. So, nag-start yung layer, meron ka ng 7 layers. Something like that. Okay? So, kasi sabi nga ganyan pasyente, what you can do is secure it like this one, tapos pwede sa pinyo, okay na po kayo, sir. After that, o kaya, i-secure niyo with this one.
Okay? Ay, tataas na po yung sa Thank you.